Ang nasa harapan natin ngayon ay ang isa sa may pinakamagandang kulay ng Yamaha Aerox 155. Ang tawag sa color variant na ito ay Cyan Storm. At ito ay standard version. Ibig sabihin ito ay walang ABS o anti-lock braking system. Kaya ito ay mas mura. Pero pagdating naman sa forma, sobrang pogi talaga. Bago ang lahat, nandito tayo ngayon sa Motor Trade Yamaha 3S Shop. Dito yan sa Barangay San Roque, Iriga City, malapit sa City Terminal. At ayan, di ba? Paskong Pasko dito sa branch na to, mapapansin nyo mayroong Christmas tree at mayroong mga regalo. Dahil ngayon ay meron silang promotion na kapag ka bumili ka ng motor, ay pwede ka pang makapag-uwi ng appliances, bagong helmet at marami pang iba. So balik tayo dito sa Yamaha Aerox. Alam naman natin na isa ang Yamaha Aerox sa may pinakamabentang scooter dito sa Pilipinas. Dahil subok na siya, marami nang nakapagpatunay na maganda talaga ang performance at handling ng Yamaha Aerox na ito. Kaya hanggang sa ngayon, marami pa rin ang nagbabalak bumili ng motor na to. At pagdating sa forma, di ba? Pagdating sa kanyang forma, napaka-pogi, napaka-aggressive and very modern talaga ang kanyang forma. Sobrang ganda ng quality ng pagka-finish dito sa kanyang decals. Hindi siya tinipid. Napaka-linis tingnan, very premium talaga. At isa sa nagpapastig sa motor na to yung design ng kanyang DRL o daytime running light na bukod sa dagdag visibility ay nakakapagpadagdag pogi talaga dito sa motor na to, di ba? Naka-LED yan kaya maliwanag siya kaya kitang-kita tayo mapaumaga man o gabi. Then yung kanyang headlight naka-LED din yan. Then very aggressive talaga yung design ng kanyang headlight, di ba? Ang ganda ng combination ng pagkapatulis niya dito sa harapan, then dito sa gilid meron din siyang patulis, di ba? Bagay na bagay talaga sa kanya. Then yung kanyang mga turn signal lights naman ay naka-bulb type pa rin at ang maganda dito, meron itong built-in hazard lights. Nagustuhan ko sa kulay na to, para siya naka-ceramic coating, ang kinta, bagay na bagay sa kanyang forma. Then dito sa gitna, meron siya ditong emblem ng Yamaha. Maliit lang siya pero naka-highlights pa rin yung logo ng Yamaha at bagay na bagay sa kanyang forma. Then dito naman, nandito yung kanyang decals na Miu Aerox. Then dito sa taas, meron siyang mga decals sa color black, cyan and orange sa combination na pa-stripe. At ayun, di ba? Bagay na bagay talaga. Minimalist lang yung kanyang mga decals pero malakas ang impact para lalo itong pumoging tingnan. Ayan, color white lang yung kanyang mga decals dito na Miu Aerox. Then dito naman sa gilid, meron siya dito nakalagay na Yamaha. Ayan, simpleng-simple lang, di ba? Pero ang lakas ng dating. At mas ma-appreciate mo yung pagiging astig ng motor na to dito sa side view. Ayun, di ba? Napaka-angas tingnan. Napakagandang tingnan itong kanyang decals na 155 na paputol. Then meron siya ditong emblem ng Yamaha. Very modern talaga. Hindi siya nakakasawang tingnan dito pa lang sa gilid, di ba? Then dito meron pa nakalagay na VVA o variable bulb actuation na isa sa pinagmamalaking specs ng Yamaha pagdating sa makina. Then dito sa gilid naka-highlights na itong Miu Aerox. Maliit lang yung kanyang decals na Miu, then malaki yung Aerox at ayan, bagay na bagay, ang ganda ng color combination talaga ng cyan din orange. Modern na modern. Then kitang-kita siya dahil color glossy black itong kanyang decals dito sa gilid. Dito naman sa gilid, meron siya dito minimalist lang na liquid cooled na decals. At tingnan nyo, napakakintab ng kanyang fairings. Kaya kahit matagal na ang motor na to, mukha pa rin bago dahil maganda yung quality ng kanyang fairings. Maganda yung pagka-finish sa kanya. Then dito sa dulo, meron siyang emblem ng Yamaha. At napaka-sporty talagang pagmasdan dito sa bandang tail, di ba? Bagay na bagay. Yung kanyang taillight naman ay naka-LED na rin yan. Maliit lang yan pero compact yan. Maliwanag yung kanyang taillight kaya kitang-kita ka talaga sa gabi. Then very sporty din yung design ng kanyang mga turn signal lights. Sa kahiwalay ito, parang pang big bike yung design nito. Then meron itong built-in hazard light na very useful talaga in case of emergency. Then dito sa kanyang instrument panel, very modern din yung kanyang design. Ang gandang tingnan, no? Ang ganda ng pagka-glass nitong kanyang panel. Then malaki yung kanyang instrument panel kaya mababasa mo yung kanyang mga indicator agad-agad. Kahit malabo ang mata mo, hindi ka mahihirapang basahin ang kanyang mga indicator. At kagaya ng sabi ko kanina, ito yung standard version kaya ayan, disusi ito. At ang maganda dito, meron siyang shutter lock. Kaya kahit ipark mo siya sa labas, hindi ito basta-basta mananakaw. Then meron siyang bulsa dito sa harapan. Yun nga lang, maliit lang talaga ang kanyang bulsa dito sa harapan. At hindi nga kasya dito ang cellphone ko. Pero maganda naman sa kanya, meron siyang built-in charging port. Kaya makakapag-charge ka ng phone mo. Siguro maglalagay ka na lang ng cellphone holder para doon mo ikakabit yung cellphone mo habang nakacharge dito. Then ayan, meron naman siyang takip para hindi mababasa yung ilalagay mo doon sa loob. Then very convenient kapag magpapagas dahil nasa harapan ng kanyang tangke. Ang fuel tank capacity nito ay 5.5 liters. Then matupid dito sa gasolina dahil fuel injected na ito, then powered by Blue Core technology,
ay ako kumukonsumo lang ito ng 38 to 45 km per liter na malaking bagay na din talaga kung gagamitin mo ang motor mo sa araw-araw. Then pagdating na sa kanyang upuan, napaka-premium din ang design ng kanyang upuan, bagay na bagay sa kanyang forma. Meron siyang mga white stitches at malapad siya kaya komportable ka sa mahabang biyahe. Ang seat height naman nito ay 790 mm lang kaya kahit hindi matatangkad, hindi mahihirapang i-drive ang motor na to. Madali mong maaabot ang ground. At mataas ang kanyang ground clearance, 145 mm, kaya kahit magpabanking-banking ka hindi to basta-basta sasayad. Then magaan lang din naman ito, 122 kilos lang, kaya hindi ka mahihirapang i-double stand, hindi ka mahihirapang i-maneobra ang motor na to. At hindi mo na kailangan magpa-repaint pa ng mugs dahil ang ganda ng kulay ng stock na mugs nito. Anyway, sukat ng gulong nito dito sa harapan ay 110 by 80 by 14. Sa likod naman ay 140 by 70 by 14. Ayan, diba? Ang lalapad ng kanyang gulong, kaya maganda ang stability nito. Kung dadaan ka sa mga cornering, very smooth lang talaga. Sa braking system naman, ay naka-disc brake siya dito sa harapan. At itong kulay black na to, ito ang kanyang speedometer sensor. At ang maganda sa kanya, malaki ang kanyang disc kaya mas malakas ang kanyang stopping power. Then ayan, naka single piston caliper ito. Dito naman sa likuran ay naka drum brake pa rin ito. Pagdating naman sa suspension, naka telescopic fork ito dito sa harapan. Then nagustuhan ko yung kanyang suspension dito sa harapan dahil meron siyang itong cover na color black. Para hindi basta-basta papasok yung mga dumi-dumi doon sa loob. Meron siyang pansalag. Sa likuran naman ay naka-dual shock naman ito. At ang maganda pa dito sa MiU Aerox, malaki ang kanyang underseat storage. 24.5 liters na kasya ang isang full face helmet. Kaya kung marami kang gamit, hindi ka na mahihirapan, may ilalagay mo na dito sa inyong U-Box. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 155cc, liquid cooled, 4-stroke single overhead cam, 4-valve single cylinder, fuel injected and powered by BlueCore technology at meron pa itong VVA o variable bulb actuation. Ang maximum power nito ay 11.3 kilowatts at 8,000 rpm with a maximum torque of 13.9 Nm at 6,500 rpm. Pagdating naman sa kanyang presyo, ang kanyang cash price ay 124,000 pesos. Then pwede mo siyang i-abil ng installment, 17,000 pesos ang down payment and 5,458 pesos ang magiging monthly installment mo sa 36 months. At dito yan sa Yamaha 3S Shop dito sa Barangay San Roque, Iriga City. At kagaya na sabi ko, meron silang promotion ngayon na kapag ka bumili ka ng mga motor dito, meron silang ibibigay na ticket at i-scratch mo yan kung ano maging laman, yun ang iuwi mo. Pwedeng appliances, helmet, mga gadget at marami pang iba. Mapa-installment or cash, makakasali ka sa kanilang promotion. Kaya kung nandito ka lang sa Iriga City or malapit ka dito, yan, visit na lang kayo sa kanilang shop. Malapit lang naman yan sa terminal. Kaya gusto na masabi nyo dito sa Yamaha Aerox Standard Version Color Cyan Storm. I-comment nyo na lang sa baba at kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.